همبرجر. همبرجر؟ اوكي، همبرجر من وين؟ كويس. همبرجر. همبرجر من وين؟ في هيرفي وفي برجر كينج. برجر كريم، ان شاء الله طيبين. وانا افتخر وفخور اني موجود في قناة وليد في اليوتيوب، وان شاء الله اني احد المشاركين والداعمين للاخ وليد. ونحييكم من مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، بلد الامن والامان والسلام والاطمئنان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاخد na takot po ako, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Boss, nagahasa po ako. Pinapasok po ako ng amo kong lalaki sa aking kwarto. Ulit-ulit po niya akong ginahasa. Kung biruin mo yon, mga boss, single mom. Nagtataguyod ang tatlong anak at nagpapakahirap dito sa ibang bansa para lang maibigay. Mga boss, welcome sa aking YouTube channel. Gusto ko pong humingi ng tawad dahil po hindi po natuloy yung ating upload kahapon, Friday. At ngayon nyo po napapanood ang video na to ngayong Saturday. Dahil po, nung nag-upload po ako, ay pinigilan ni YouTube yung uploaded ko dahil may mga nabanggit ako doon sa vlog ko na yon na mga sulat, okay, na galing mismo dito sa email na pinadala nyo sa akin. Habang binabasa ko yun, ganito, walang cut-cut, mga boss. So, may mga masaselan na words, okay? Na, ano ba itong langon na to? May mga masaselan na words ako na nabitawan doon. So, parang under review siya hanggang sa hindi na siya na-upload. Or, yun, parang hindi siya na-upload. Anyway, mga boss, gumawa ulit ako ng panibagong vlog for hashtag Basahin Mo Amir. Etong series na to, mga boss, ay dapat kahapon, Friday. Kaya lang, ngayon natin siya mapapanood itong Saturday na to dahil nga, dun nga kay YouTube. So ngayon, mga boss, basahin natin ang ating first sender. Ang pangalan niya ay itago natin sa pangalang Jane. Etong message niya. Hashtag Basahin Mo Amir. Hello boss, kamusta po? Isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. Single mom, I have 3 kids at 29 years old po. Lumalaban sa buhay, hirap, pagod po yat, yan po ang nararanasan ko sa bansang ito. Nagahasa po ako. Nagahasa ako since high school sa Camarine, Caloocan City. Nakatira ako sa Caloocan noong 17 years old ako. Siyempre, naggalit ang family ko at pinablotter yung tao na yon. Sobrang down na down ako noong mga time na yon. At hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Breadwinner kasi ako ng family. Last 2014, nagbuntis ako pero iniwan. Last 2015, nabuntis ulit pero twins baby na. Girl po sila. Last 2016, naghiwalay kami nung dating live-in partner ko sa probinsya. Hindi ko po alam ang gagawin ko. Sobrang nawalan po ako ng pag-asa na lumaban sa buhay. Pero, last 2017, nag-apply ako bilang isang DH dito sa Saudi Arabia at kasalukuyang nag-aalaga ng batang Arabo. Boss, gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga tagapakinig mo na hindi ako sumuko sa buhay. Bagkos, lumalaban ako dahil alam ko na may mga umaasa sa akin. Hindi dahilan ang mga naranasan ko sa buhay para sumuko ako sa laban ko. Nandito ako, lumalaban at patuloy na lalaban. Hindi ako pababayaan ng Diyos dahil alam ko hindi ako bibigyan ng Diyos ng problema na hindi kayang solusyunan. Kaya sa mga OFW dyan na nakikinig sa akin, magbigay sanang inspirasyon sa inyo ang mga problema ko sa buhay na ngayon ay lumalaban ako at hindi ako nagpapa-apekto. Nagmamahal at gumagalang, Jane. Maraming salamat, Jane, sa iyong message. Sobrang na-inspired ako talaga sa kwento mo, lalong-lalo na dun sa naghahasa ka at sinubukan mo pa rin bumangon. Hindi naging dahilan yon para panghinaan ka ng loob or maging dahilan yon na para hindi ka bumangon sa buhay. Bagkos, ginawa mong inspirasyon yon para itaguyod mo ang pamilya mo na umaasa sa iyo. Saludo ako sa iyo, Jane, sa tapang mo.
Saludo ako sa mga nangyari sa buhay mo na hanggang ngayon ay pilit mong nilalabanan. Sakit ng mga naranasan mo sa buhay, pero ito ka ngayon, lumalaban ka at hindi ka nagpapa-apekto sa mga problema pa na dumarating. Sobrang proud ako sa iyo dahil single mom ka, tinataguyod mo yung tatlong anak mo na umaasa sa iyo at hindi naging dahilan, okay, ang mga nakaraan para maging hindi ka mabuting magulang or hindi ka maging mabuting ina. Sobrang proud po ako sa inyo. Nakaka-inspired po yung mga ganitong kwento na in spite of everything, yung may mga pinagdadaanan ka sa buhay, pero nakukuha mong lumaban dahil alam mo yun ang tama. Sobrang proud na proud po ako sa inyo. Kaya, Ma'am Jane, saludo po ako sa inyo. Ngayon naman mga boss, puntahan natin ang ating second sender. Ang name niya ay si Jessa. Ayan, itago niyo po ako sa pangalang Jessa. Ang sabi niya, hashtag basahin mo Amir. Hello po idol, kamusta po? Ako po si Jessa, nagtatrabaho dito sa Qatar bilang isang katulong. Nag-aalaga rin po ng tatlong bata. Nag-aalaga rin siya ng bata. Ang kwento ko po boss, tatlong buwan na po ako dito sa Qatar at ginahasa po ako ng amo kong lalaki. Kapag wala po ang amo kong babae at pumapasok po sa paaralan dahil po teacher po ang amo kong babae, pumapasok po ang amo kong lalaki sa aking kwarto. Takot na takot po ako, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Tatlong beses po nangyari ang panggagahasa sa akin. Hindi ko po alam kung tatawag po ba ako sa imbahada na meron po kami dito sa Qatar o sasabihin ko po sa pamilya ko dahil ayoko pong mahusgahan ng pamilya ko sa amin. Unang-una boss, ako po ay dalaga at may marangal na pamilya. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Baka sakali po akong sumulat sa inyo dahil gusto ko po ng advice mula sa inyo kung ano po ang dapat kong gawin. Ano po ang dapat hakbang na gagawin ko? Pupunta po ba ako sa imbahada ng Pilipinas dito sa Qatar o magsusumbong ako sa amo kong babae? Naisip ko pong hindi magsumbong sa amo kong babae dahil baka po baliktarin po niya ako. Dahil nasabi po sa akin ng amo kong lalaki na kapag nagsumbong po ako ay babaliktarin po niya ako at sasabihin niyang ako po ang naunang nagbigay ng motibo. Maraming maraming salamat, Jessa. Etong message na to nakakalungkot to eh. Kasi kung makikita niyo yung inbox ko ngayon, halos kapareho ng kwento ni Jessa. Nagahasa, minolestya, natatakot, hindi makapagsumbong. Ito yung stand ko dito. Alam ko karamihan sa atin, minsan nagdududa tayo sa imbahada natin kung bibigyan ba ng aksyon ang problema natin or susolusyonan ba kung ano yung problema na kinakaharap natin sa ating mga sponsor or amo. Pero ako mga boss, naniniwala pa rin ako na may mga mabubuting tao pa rin na tutulong sa'yo sa problema mo. Like ang imbahada ng Pilipinas. Pwede tayong magsumbong doon mga boss. Kasi alam ko, ang administrasyon na to ay may malasakit sa OFW. Okay? Alam ko na may mga mabubuting staff pa rin, may mga mabubuting staff pa rin ng imbahada na handang tumulong sa mga kasong ganito. Tama yung desisyon mo, Jessa, na huwag munang sabihin sa among babae dahil para sa akin, ha, sila-sila rin yung magkakampihan. Sa huli, ikaw yung talo. Baka baliktarin ka pa, baka mamaya ikaw pa yung mapasama. Tama yung ginawa mo. Yung hindi mo naman pagsumbong sa mga magulang mo, doon naman ako hindi sang-ayon. Kasi kailangan nilang malaman kung ano yung nangyayari sa'yo. Kailangan nilang malaman kung ano yung sinasapit mo. Sabi mo, 3 months ka pa lang, bago ka pa lang. If I'm not mistaken, pwede ka pang ilipat ng employer mo sa ibang employer or pwede ka pa nilang isauli sa agency mo. Pagkakalam ko, pag lumagpas ka na ng 3 months talaga, kunwari nasa 4 months ka na, hindi ka na pwedeng ilipat. It's either sinasaktan ka, ginahasa ka, tama yon, hindi binibigay yung sahod mo, at sobrang pagod mo sa trabaho, hindi na nasusunod yung kontrata. Yun yung mga pwede nating ilipat, or pwedeng ilipat sa ibang amo, or ilipat sa agency. Sa sitwasyon mo, kailangan mong sabihin sa family mo sa Pilipinas, kasi para masabi nila sa agency sa Pilipinas, at makuha ka agad-agad. Ngayon pa lang dapat, sabihin mo na sa pamilya mo para yung pamilya mo na nandun mismo sa Pilipinas eh makausap ang agency mo kung ano talaga yung issue mo dyan sa amo mo. Kasi hindi mo pwede itong ipagwalang bahala eh. Kasi seryosong usapan to eh. Gahasa to eh. Molestya to eh. Okay?
Kung alam mo ang telephone number ng Embahada ng Pilipinas dyan sa Qatar, mabuti pang tawagan mo sila at ipaalam kung ano yung nangyayari sa'yo. Okay? Mamaya kakatok ng Embahada ng Pilipinas dyan sa inyo para kunin ka. Hindi mo pwede ito ipagwalang bahala dahil seryosong usapan to. Jessa, alam ko ang kwento mo, masakit, okay? Pero ito talagang buhay. Minsan hindi natin alam, hindi natin kontrolado ang tadhana, ang destiny. Mabuhay ka, magpakatatag ka, huwag kang panghinaan ng loob, positive ka lang lagi, lumaban ka. Yun. Paalam mo sa pamilya mo kung ano yung nangyari sa'yo dito, sa ibang bansa at sa Embahada ng Pilipinas, okay? And wag na wag mo munang sasabihin sa among babae kasi baka baliktarin ka. So mga boss, maraming salamat sa panonood at pakikinig sa akin sa dalawang kwento na itinampok natin ngayong Sabado. Actually, dapat kahapon to. Pero dahil nga sensitive si YouTube sa mga ibang words na nabanggit, pero inareglo ko na mga boss. Ba't tong langaw na to? Tuwing Friday natin i-upload para mapanood natin every Friday. Ngayon ko lang in-upload itong Saturday kasi nakapag-commit ako sa inyo na i-upload ko kahapon, Friday. Maraming salamat mga boss sa panonood at pakikinig. Thank you so much sa walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa aking YouTube channel mga boss. Ibangan nyo po ang dalawang kwentong OFW na itatampok natin ulit this Friday dito mismo sa YouTube channel ko. Again, this is Amir Walid IUH saying, peace! And maraming salamat, okay, sa inyo. Oh! Okay, nandito yung dalawang Muhammad. Si Taibi. Al-Utaibi. Al-Utaibi bad. Say hi to my YouTube channel. Hi! Like, subscribe, اشتراك. Kasi Walid hada si kanal Malik Walid. Kida, yung kafulus wad. Habibana. Goodbye! Bye! Bye.